kanina ay nasubaybayan natin ang breakup story na kwento naman ng magkambal na sina Riza May at Riza. Mm-hmm. Charis. Ang kwento nga ay may isang guy na nagkagusto kay Riza, pero itong si Riza ay hindi pa ready sa isang relationship, pero push pa rin ang push si guy. Kaya naman humingi ng tulong si guy kay kambal na si Riza May. Pero ang nangyari naman ay nagkaroon ng something si Riza May at si Guy dahil sila ang madalas magkasama. Na-hurt naman daw si Riza dahil yung kambal ang pinili, pero gets naman daw niya. Umabot sa nag-live-in si Riza May at si boyfriend. Maganda naman ang naging samahan nila, pero nang magsimulang magtrabaho si boyfriend sa isang trading company, unti-unti nang nawala ng oras ito hanggang sa nagkalabuan na sila at naging magulo na ang relationship. Doon na nakipaghiwalay si Riza May kay boyfriend. Pero hindi pa doon nagtapos dahil nag-live-in sila. Nahirapan nga sila sa hiwalayan dahil may gamit na sila together. Kinausap naman ni Riza si Riza May at doon na nagdesisyon na hiwalayan na for good. At dahil sa naging issue nila, mga kumare, eto na mga comments ng mga tweets at ng ating mga madlang onliners. Eto na nga, sabi ni user, lagi antok, guy reveal. Naku, nakahanap na naman sila ng mga... Do your thing. Social media. Pero mabibilis ang mga ano natin, madlang people natin. Sigurado. Diba? Delikado. Nasa search bar na siya ng TikTok mamaya. True. Tama. Di ba lumalabas kasi dun sa ilalim. Ganon ka po. Ito naman, sabi ni Marvs Olivares. Ayan, nakakaloka yung kwento ngayon, so especially for you, pang teleserye. Totoo. Ay, totoo naman talaga. Diba? Totoo. Kambal, karibal. Pero doble kara, kambal, karibal. Pero speaking of teleserye, eto ho, sabi ni at Sir Ways, sana yung mga stories especially for you, gawing miniseries sa YouTube or TikTok. Uso pa naman diba? Mga short drama sa TikTok. Alam nyo, maganda yan, pero kailangan natin ng mga investors. Madlang liners, do your thing. Di ba may binati tayong attorney? Baka ano? Happy birthday po! Diba? Kayo na yan. Lorraine as twins. Kung na po si Riza and Riza Hey. Super twins. Ano man chika dyan? Si B1 and B2. Oh, sabi ni Lovelyn Redoble. Doble catcher. Ganto ng topic sa especially for you today, natawa na lang ako sa Ragnarok. Ay, may Ragnarok. Parang hindi kayo natawa sa Ragnarok. Eto, sabi ni Peach. O, sabi ni Peach, basta talaga may tulay, alam mo na ending eh. Ha, 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 ha. Yung mga tulay minsan. Oo, minsan talaga ayun yung nangyari. Actually, nangyari na sa akin yung elementary ako. Oh. Paano? Kasi kapit-bahay ko yung jojowain nung ano, nung classmate ko. Tapos ako yung nag-abot ng sulat nila. Yung guy yung kapitbahay ko, as in katabi lang ng bahay namin. Tapos yun, parang biglang sa akin nagkagusto. Bumali. Oo. Pero elementary pa ako, grade 6 ako nun. Bucky love. Pero alam mo, dyan kasi nakikita yung personality ng isang tao pag gustuhin. Hindi siya yung hindi man super ganda. Parang, ay, funny siya, madali siyang kausap, ang saya niyang kausap. Parang nagiging gustuhin siya. Personality, oo. No? Oo, personality. Hindi natin masasabi. May mga ganun talaga. Oh, sabi naman ni Leonila Katadman, ang linaw ng isang red flag, yung lahat na lang ng babae makita at makasama, sasabihin, in love ulit. Anagadjiay? Bisaya. Bisaya si ate. What if hopeless romantic ka lang na parang kahit sino makaklose mo ay... nagkaka-feelings ka na agad. What if nga? No? Like may attachment, ano ka, issues ka. Kulang sa you need to resolve it first. Charis! Paano ba, feeling nyo, paano ba mariresolve yung ganun na parang hopeless romantic ka tapos lahat na lang ng makikita mo, makikilala mo ay na-attach ka? Jowain lahat. Alam mo, sabi nga nila sa kanta, a hopeless romantic all my life surrounded by comfort. Pero ang hirap kasing i-detach yung sarili mo sa ganung mga thinking, lalo na kapag ka, hindi ka pa jumo-jowa talaga tapos hindi ka gustuhin tapos hopeless romantic ka. Ang dami yung imagination na naman. Kaya kailangan mo ding i-identify kung anong klaseng love ba yung nararamdaman mo. Kasi di ba may iba't ibang klase yung love. Yung Eros, yung sa Fileo love. Ay, may ganun? Naray, yes! Si Exa, all kinds of love. Sorry. Grabe na to. Oh, nag-research si Sean. Fileo love, Eros. Tapos meron pa, iba't ibang klaseng ano niya, meaning ng love. So, kunyari, kung mag-friendzone ka daw ng isang tao, ay Fileo you. I love you, pero Fileo means parang friendly love. Ay, good. Para hindi masakit, ay Fileo you. Alam nyo, feeling ko,
alam ni Shanto kasi ilang bets niya na nagamit. May iba-iba. Pero may eto, may chika dito. Oh. Ang question natin for today. Oh. Posible ba yung mahal mo pero hindi mo nakikita sa future mo? Ay, may mga ganyan. Panandalian lang. Na parang, okay, mahal kita, mahal mo ko, pero parang, it's not enough for our future together. Gano'n. Na parang hindi mo siya nakikita nag-e-effort na para sa future ay mag-enhance yung life ninyo together. Parang hindi siya gano'n. Kumbaga parang attachment na lang rin yung pinangahawakan mo or yung tagal, di ba? Ay, oo. May... Parang hindi kayo nag-grow. Yun. Hindi dragging, ika nga. Dinadrag lang yung yes. time. Drag queen. pero possible yun yung parang gusto lang nilang ano, i-savor yung moment. Savor? No, okay. Bakit may gano'ng experience, Kuya Wan? Basta, yung gano'n. Basta yung mo! Basta? Ito yung mga ano, ito yung mga parang pagkakataon na masaya tayo ngayon tapos sulitin natin to pero hindi natin alam kung saan papunta. Walang direction ba? Grabe. So yun yung walang future. Feel na feel na. Diba? Pero ganun kasi, nangyayari. Kasi hopeless romantic all my life. Maraming ganyan sa mga bagets, no? Bagets yung kasi mga, ako. Oo, pagka parang panandali ang mga chusera. Ayan. Pagka pag-gets ka, yun lang iniisip mo. Happiness, or love, now, love. Oo, so, walang future. Exploring ka pa. Exploring! Diba? Perfect ba? Keratin! May plus? Diyos ko! Pero ito, sabi ni Aydeline, dapat si Guy yung nagsabi na agad kay Riza na si Riza may pala gusto niya. Sabihin mo agad. Sabihin agad. Oh, oh. At saka parang hirap na ang karibal mo, yung kakambal mo pa. Hindi man lang kapatid, kakambal mo pang kamukha mo. Pero mahirap din yung din natin sila masisisi kasi mahirap din talaga yung situation. Mahirap sabihin. Situation? Ay, napaging seryoso dito. Wala na. Okay. Oo, talaga. Mahirap yung situation nila. Yes. Diba? So, sige na, basahin mo na yun. Pero ito, Madlang Onlineers, keep on following us for more breakup and love stories. Now we share this, especially for you.